Isa sa sakripisyo na ginagawa ng isang anak upang makatulong sa kanyang pamilya ay ang paglayo. Kung minsan ay kailangan niyang manirahan ng malayo sa mga mahal niya sa buhay dahil doon ay may magandang oportunidad. Ngunit paano kung sa lugar na iyong bagong tinitirhan ay may nakabalot na kababalaghan? Hindi lamang basta kababalaghan kundi isang nilalang na maaaring maging mitsa ng iyong buhay. Magagawa mo pa bang manatili sa lugar na yon para makatulong sa iyong pamilya? Dear Papa Dudut, sobrang fan mo ako Papa Dudut kaya sa inyo po talaga ako naisipang magpadala ng aking kwento ng katatakutan na nangyari nung ako ay dalaga pa lamang. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Verna. Kahit lumaki ako sa probinsya ay hindi ako naniniwala dati sa mga multo at kung ano-anong nilalang kagaya ng duwende, kapre at mga maligno. Ewan ko ba? Noon para sa akin ay napakahirap maniwala sa mga ganong bagay. Lalo na at hindi ka pa nakakakita. Hindi mayaman ang pamilya ko. Anim kaming magkakapatid at ako ang panganay. Ang trabaho dati ng tatay ko ay pag-extra-extra lang sa mga pinapagawang bahay. O kaya ay kung may mga kailangang ipaayos sa bahay nila, ang mga tagaroon sa amin. Si nanay naman ay nagtitinda ng ulam sa tanghalian. Sa gabi ay balot naman ang itinitinda niya. Masarap magluto ang nanay ko at namana ko yon sa kanya. Noong bata pa ako kapag nagluluto si nanay ay pinapanood ko siya palagi at kung minsan ay nakikialam ako. Nang mag high school na ako ay nagkaroon na ako ng interes sa pagluluto at hinayaan naman ako ni nanay na matutong magluto ng kung ano-ano sa murang edad. Sabi ni nanay, baka magamit ko ang skills ko na yon pagdating ng araw. Pangarap ko ang maging professional chef. Akala ko dati basta marunong kang magluto ay pwede na yung matupad. Pero pinanghinaan ako ng loob nang malaman ko na kailangan mo pa rin mag-aral para maging isang chef. Yun ang naging paniniwala ko noong bata pa ako. Kaya parang naisip ko dati na baka hindi ako maging chef. Kasi wala kaming pera. Pagkatapos ko ng high school ay hindi na ako nakapag-college dahil kapos kami sa pera. Inasahan ko na yon kaya hindi na ako nagulat Papa Dudut. Ang ginawa ko ay tinulungan ko si nanay sa pagluluto at pagtitinda ng ulam. Ako na rin ang gumagawa sa mga gawaing bahay kapag wala si nanay sa bahay. Kahit na pakiramdam ko ay hanggang doon na lamang ang buhay ko, ay hindi pa rin nawala sa akin ang pag-asa na aasenso ako pagdating ng panahon. Siguro may darating na swerte sa akin o baka makapag-asawa ako ng mayaman. Ganon ako mag-isip dati, Papa Dudut. Hindi rin muna ako nakipagnobyo at wala yon sa isip ko. Nakita ko kasi yung mga kaklase ko na biglang nabuntis at nanatiling nasa bahay na lamang. Ayokong ganun din ang mangyari sa akin at gusto kong makapagtrabaho at makatulong sa aking pamilya. Gusto ko na ako ang maging daan para kahit papaano'y makaahon kami sa kahirapan at maka-experience ng kahit kaunting ginhawa sa buhay. Isang araw pag-uwi ni nanay mula sa pagtitinda ng ulam ay sinabi niya sa akin na nakausap niya yung ninang ko na si Ninang Emmy. Nagtrabaho noon sa ibang bansa si Ninang Emmy. Naikwento raw ni nanay kay Ninang na naghahanap ako ng trabaho. Ang sabi naman ng Ninang ko ay tamang-tama raw dahil may itinayo itong restaurant sa Quezon City. At ang balak ni Ninang ay mga taga-roon sa amin ang kukuning magtrabaho sa restaurant niya. Ibinida ko sa Ninang mo na magaling kang magluto. Sabi niya eh, gusto kanyang kuning helper sa kusina. Hindi ba at pangarap mo maging chef? Parang chef ka na rin kapag ganon, Berna. Ano, papayag ka bang doon magtrabaho? Tura ni nanay sa akin. Siyempre naman po, nay. Gusto ko talagang magtrabaho sa kusina.
Kailan po ba ako aalis? Tanong ko naman na may halong excitement. Sa susunod na linggo, naghahanap pa rin kasi ang ninang mo na mga magiging waiter at waitress. Nagpapatulong nga sa akin eh. Oh, sasabihin ko na sa ninang mo na payag ka ha? Ang sabi pa ni nanay. Sige po nanay, turan ko. Nang ma-realize ko na kailangan kong lumayo sa pamilya ko ay bigla akong nalungkot, Papa Dudut. Kinausap ko si nanay tungkol doon at aniya. Kung minsan ay kailangan mong lumayo kung nasa ibang lugar ang oportunidad na hinihintay ko. Ganon daw talaga. Pwede naman daw akong dumalaw sa amin kapag meron akong oras. Baka raw nasa ibang lugar ang swerte ko. Kaya huwag ko na yung pakawalan pa. Nakuha ko ang point ni nanay at naging buo na ang desisyon kong magtrabaho sa malayong lugar. Ilang araw bago kami umalis ay kinausap ni Ninang Emmy ang tagaroon sa amin na magtatrabaho sa restaurant niya. Sa pagkakatanda ko ay apat kaming babae at tatlong lalaki. Nakakatuwa na hindi na namin kailangang umupa ng bahay dahil stay-in kaming lahat. May kinuha ang isang bahay si Ninang na malapit sa restaurant niya para hindi na kami mahirapan sa pagpasok sa trabaho. Doon ko nakita kung gaano kalaki ang puso ni Ninang Emmy na tumulong lalo na sa mga kalugar niya. Naging inspirasyon ko siya at ginusto ko na maging matagumpay sa buhay para magkaroon din ako ng kakayahan na tumulong sa mga nangangailangan. Dumating na ang araw ng pag-alis ko. Isang van ang inarkilan ni Ninang Emmy para maghatid sa amin sa Quezon City. Naging emosyonal ako sa pag-alis ko sa amin, Papa Dudut. Iyak ako ng iyak. Feeling ko ay sa ibang bansa ako pupunta. First time kasi na malalayo ako sa pamilya ko. At ganun pala ang pakiramdam. Masakit at mabigat pero kailangan mong gawin para sa kanila. Lahat ng kasama ko na magtatrabaho sa restaurant ni Ninang ay kilala ko. Yung iba ay kalaro ko pa nga noong bata pa ako kaya hindi na ako nahirapan na makisama sa kanila. Maganda rin na magkakilala kaming lahat, Papa Dudut. Inabot ng ilang oras ang biyahe, inihatid na kami sa bahay na titirhan namin habang nagtatrabaho kami kay Ninang Emmy. Kasama namin si Ninang. Siya ang nagsabi sa amin ng mga patakaran sa bahay. Una'y bawal magpatira ng ibang tao. Kami-kami lang dapat ang naroon. Pwede ang bisita pero bawal ang overnight. Magtipid din daw sa kuryente at tubig bilang tulong na rin naman yon sa kanya. Dalawang kwarto sa bahay na yon na nasa second floor, isa ay para sa mga babae at isa ay para sa mga lalaki. Iniwanan na kami ni Ninang Emmy at doon na kami nagsimulang mag-ayos ng mga gamit namin sa aming kwarto. Babalik daw siya bukas para sunduin kami dahil hindi pa namin alam kung nasaan yung restaurant. Hayaan niya lang daw muna kaming magpahinga dahil lahat kami ay pagod sa biyahe. Sa kwarto naming mga babae ay may dalawang double deck. Pinili ko yung isang higaan sa ibaba. Malikot kasi akong matulog at baka mahulog pa ako kung sa itaas ang pipiliin ko. Wala naman akong naramdamang kakaiba sa unang pagtungtong ko sa bahay na yon. Maliwalas yung bahay, hindi ganong kalaki pero maayos siya, Papa Dudut. Komportable din ang higaan. Kinakabahan ako sa pagtatrabaho natin. First time ko kasi na magtrabaho ng malayo sa atin eh. Sabi ng isa naming kasama na si Catherine. Ako rin naman, unang trabaho ko rin po ito eh kaya sana ay kayanin ko, wika ko. Kahit naman siguro makagawa ka ng mali sa trabaho ay hindi ka aalisin. Hindi ba ninang mo si Ma'am Emmy? Sambit pa ni Loida. Hindi naman siguro kahit na inaanak niya ako, kung may dahilan para alisin ako sa trabaho ay aalisin pa rin siguro ako, ang sabi ko. Ayokong maging kampante ako dahil porket inaanak ako ni Ninang Emmy ay pwede ko nang isipin na magkakaroon ako ng special treatment. Ayokong mapahiya ang nanay ko kasi siya ang nagrekomenda sa akin kay Ninang.
Kaya pinangako ko sa sarili ko na paghuhusayan ko ang aking pagtatrabaho. Nang sumunod na araw ay nagising akong malungkot dahil nami-miss ko ang aking pamilya. Mabuti na lang at may mga kasama ako na inaaliw ako kahit papaano. Pagkatapos ng almusal ay dumiretso na kami sa restaurant. May isang tao na nagpaliwanag sa amin ang mga dapat naming gawin. Sa grupo namin na galing sa probinsya ay dalawa kaming napunta sa kitchen. Ako at si Arnel dahil kami ang maalam sa pagluluto at iba pang ginagawa sa kusina. Maayos na pinaliwanag sa amin kung ano ang trabaho namin. Nag-training na rin kami sa araw na yon at 1 week tatagal ang training. Kahit training pa lamang ay nakakapagod na pero dahil sa gusto ko talaga ang pagluluto ay hindi ko na halos naramdaman ang pagod at mas nag-enjoy ako sa aking ginagawa. Nang pauwi na kami ay nagsabay-sabay na kami sa paglalakad pabalik sa bahay. Hindi naman yon malayo at kayang-kayang lakarin. Maganda yon kasi tipid kami sa pamasahe. Nakatulog ba kayo ng maayos kagabi? Tanong ni Tonton habang naglalakad kami. Ako hindi. Madaling araw na nga ako nakatulog. Sagot ni Lisa. Naku, hindi lang kayo sanay sa malambot na higaan. Pabirong sabi pa ni Loida. Paputol-putol ang tulog ko. Ang bigat kasi ng pakiramdam ko sa bahay na yon. Hindi ko alam. Sabi pa ni Catherine. Sinabi ko na baka namamahay lamang si Catherine. Normal naman yon, lalo na kung bago pa lamang kami sa bahay na yon. Ako naman ay naging maayos ang unang gabi sa pagtulog ko sa bahay, Papa Dudut. Ang bilis kong nakatulog dahil na rin siguro sa pagod. Magaan din ang pakiramdam ko nang magising ako. Pagdating sa bahay ay nagpalit na ako ng damit. Nagpahinga ng kaunti at naligo na. Paglabas ko ng banyo ay nasa kusina sina Catherine at Loida. Narinig ko na nag-uusap silang dalawa at nakipagpalit si Catherine ng pwesto kay Loida sa double deck. Nasa itaas kasi si Catherine at nasa ibaba si Loida. Ayaw pumayag ni Loida kasi malulain daw ito. Naawa naman ako kay Catherine kaya nang umalis si Loida ay nilapitan ko siya. Kath, kung gusto mo ay tayo na lang magpalit ng higaan, ang turan ko. Sigurado ka ba? Hindi ba ayaw mo sa itaas kasi malikot kang matulog? Ang sabi ni Catherine. Okay lang, bigyan mo na lang ako ng isang unan para may panlagay ako sa gilid, ang sabi ko. Laking pasasalamat ni Catherine dahil nakipagpalit ako sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit bigla ay gusto niyang lumipat ng higaan. Ang sabi niya ay hindi talaga siya komportable sa higaan niya. Nagtaka ko kasi siya yung nakipag-unahan na sa itaas siya pero biglang nagbago ang isip niya. Wala akong naramdaman na kakaiba nang nasa itaas na ako ng double deck. Nakakatulog pa rin ako ng maayos at sa awa ng Diyos ay hindi naman ako nahulog. Makalipas ang mahigit isang buwan ay natanggap na namin ang una naming sahod. Nagtira lamang ako ng 2,000 para sa akin at ang lahat ay pinadala ko na sa amin. Ang iba kong kasama ay bumili ng mga gamit nila. Bumili si Lloyd ng isang speaker kung saan ay pwede niyang i-connect ang cellphone niya. Para daw mapakinggan ka namin sa YouTube, Papa Dudut. Dahil sa bago ang speaker ay halos oras-oras yung ginagamit ni Lloyd, maging sa pakikinig ng music. Kung minsan ay hinihiram pa ng mga lalaki naming kasama para sila naman ang makapagpatugtog sa kwarto nila. Kahit papaano ay nasasanay na rin ako sa buhay na malayo sa pamilya ko. Nawala na yung tinatawag na homesick sa akin. Ang nasa isip ko na kasi kumita ng pera para meron akong maibibigay sa pamilya ko. Kapag gusto ko namang makausap sina nanay, ay humihiram ako ng cellphone kay Loida. Sabi pa nga ni Loida sa akin ay bumali ako kay Ninang Emmy para meron akong pambili ng cellphone. Aniya, iba raw kapag may sarili akong cellphone. Gusto kong magkaroon ng sariling cellphone pero hindi ko pa yon priority. Ang gusto ko kasi munang mangyari ay mabayaran namin ang mga utang namin sa probinsya. Kapag wala na kaming utang
ay saka ako mag-iipon ng pera para pambili ng cellphone. Makakapaghintay naman ang bagay na yon. Sa mga naunang buwan namin sa bahay na yon ay wala namang kaming kakaibang na experience, Papa Dudut. Naging komportable na kaming lahat at nagkaroon na kami ng maayos na tulog sa gabi. Patuloy kong ginagalingan sa pagtatrabaho. Natutuwa ako kasi bukod sa may trabaho ako at nakakatulong sa pamilya ko ay nagkakaroon pa ako ng bagong kaalaman sa pagluluto dahil na rin sa mga kasama ko sa kusina na mas bihasa sa akin pagdating sa pagluluto ng iba't ibang klase ng pagkain. Dahil sa naging komportable na kami sa bahay kung saan kami naka-stay in, ay nagiging maingay kami kung minsan. Ang mga lalaki naming kasama kapag walang pasok kinabukasan ay nagiinom sila sa sala. Hindi naman bawal mag-inom sa bahay na yon. Ang sabi lang ni Ninang Emmy ay ayaw niya na magkakaroon ng gulo at problema kapag nakainom. Kapag lasing na ay matulog na, yun ang bilin niya sa amin. Hindi naman naging problema ang mga lalaking kasama namin dahil kapag lasing na sila at tapos na silang mag-inom ay diretso sila sa pagtulog. Iyon nga lang ay maingay sila kapag nagkwekwentuhan kung minsan ay nagmumusic pa sila. Hindi na namin sila pinakikialamanan dahil minsan lang sila makapag-enjoy ng ganoon, Papa Dudut. Isang umaga wala kaming pasok noon ni Catherine. Kaming dalawa lang ang nasa bahay. Day off kasi namin. Pagkatapos naming mag-almusal ay inihanda na namin ang maruruming damit ng mga kasama namin. Kami ang maglalaban ng mga yon tapos ay binabayaran nila kami. Sa amin kasi kami ni Catherine ang talagang masipag na maglaba. Wala kasi kaming washing machine kaya hand wash lamang kami, Papa Dudut. Sanay naman kami sa ganon dahil kahit sa probinsya ay kamay ang ginagamit namin sa paglalaba. Doon nga lang sa probinsya ay sa ilog kami naglalaba. Sa tinitirahan namin ay sa gripo kami kumukuha ng tubig. Sa likod ng bahay kami naglalaba at naroon din ang sampayan na kami ang gumawa. Isa yung mahabang lubid na may tukod na kawayan para hindi bumaba kapag sinasampayan na namin ang mga damit. Sa pagkakataon na yun ay naisipan ko na magpatugtog habang naglalaba kami. Mas nakakagana kasing maglaba kapag may music. Sumang-ayon naman si Catherine at siyang kumuha ng speaker ni Loida sa kwarto. Dahil siyang may cellphone, sa aming dalawa ay siyang nag-connect sa speaker ng music at nagpatugtog. Habang naglalaba ay nagkikwentuhan din kami ni Catherine tungkol sa crush namin sa trabaho. May isang gwapong waiter kasi sa restaurant na sa ibang lugar nakatira at parehas naming crush ni Catherine. Dahil sa kilig na kilig kami ay hindi na namin napansin na sobrang lakas na ng pag-uusap naming dalawa. Sa tingin ko ay may gusto rin siya sa akin eh. Palagi kasi siyang nakatingin sa akin. Kinikilig kong turan. Anong sayo baka sa akin? Sabay kaya kami mag-lunch nung isang araw tapos binigyan niya ako ng baon niyang ulam. Sabi ni Catherine na hindi talaga nagpatalo. Nagbibiruan lamang naman kami noon, Papa Dudut. Alam naman namin na hindi magkakagusto yung gwapong waiter sa amin dahil siguro sa probinsya na kaming dalawa. Binubuhay lang talaga namin ni Catherine ang sarili naming ilusyon. Habang kilig na kilig kami sa pagkikwentuhan ni Catherine ay nagulat kami nang biglang naputol yung sampayan at tumama sa ulo ni Catherine yung tukod ng kawayan. Sobrang lakas ng pagkakahampas noon kaya pumutok ang ulo ni Catherine at dumugo. Nataranta ako nang makakita ako ng dugo. Nahilo at nanlamig ako kasi takot na takot ako sa dugo noon, Papa Dudut. Agad na tumakbo si Catherine sa loob ng bahay at kumuha siya ng bulak para ilagay sa sugat niya sa ulo. Hindi ko alam ang gagawin ko at tinanong ko siya kung dadalhin ko ba siya sa ospital. Pero ang sabi ni Catherine ay huwag na dahil gastos lang daw yon. Titigil din naman daw siguro ang pagdurugo ng sugat niya sa ulo. Hindi namin alam ni Catherine kung paano yon nangyari, Papa Dudut. Walang hangin na malakas para maputol yung sampayan. Sa kagawa yon sa lubid na matibay kaya imposible na maputol yon. Sa kabagong bili namin yon.
Ang matindi pa ay sumakto talaga sa ulo ni Catherine yung kawayan na para bang sinadya yon. Mabuti na lamang at huminto na rin sa pagdurugo ang sugat ni Catherine. Pag-uwi ng mga kasama namin ay ikinuwento namin ang nangyari. Sinabi rin namin na maingay kami nang nangyari yon kaya hindi namin narinig na naputol yung sambayan. Ayan ang ingay nyo kasi. Baka may mga duwende na nakatira dito tapos nagalit sa inyo. Pagbibirong, sabi pa ni Loida. Duwende? Hindi naman totoo yon. Saka ang tagal na nating maingay dito, wala naman nangyayaring ganun. Nagkataon lang siguro, ang sabi ko. Verna, totoo ang mga duwende at mga lamang lupa. Yung tito ko may napaka na punso, biglang na magaan paa niya. Kung hindi pa siya nagpagamot sa albularyo ay hindi gagaling yung paa niya, ang wika pa ni Loida. Okay, hindi kita papakialamanan sa paniniwala mo ha, pero alam kong aksidente yung nangyari, turan ko. Naisip ko na wala lang maisip si Loida na masisi sa nangyari kay Catherine. Kaya isinisin ito sa mga duwende ang nangyari. Nang time na yon ay hindi pa rin ako naniniwala sa mga ganong nilalang papadudot. Hindi na rin muna nakapasok si Catherine habang sariwa pa ang sugat niya sa ulo. Nakita kasi ni Ninang Emmy na may benda sa ulo si Catherine habang nagtatrabaho sa restaurant. Si Ninang Emmy ang nagdala kay Catherine sa ospital para magpa-check up ito at mabigyan ng tamang gamot. Isang gabi ay umuwi kami at pagdating namin ay naabutan namin si Catherine sa sala na may hawak na rosaryo at halatang takot na takot. Uy, bakit may rosary ka? Nagnonovena ka ba? Tanong ni Buboy kay Catherine. Nagdarasal ako. Paano habang natutulog ako sa kwarto ay may narinig ako malit na boses na parang naglalaro sa kwarto? Sa tingin ko ay totoo ang sinabi ni Loida na may duwende nga sa bahay na ito, takot na sabi ni Catherine. Sigurado ka ba? Baka naman mga bata lang yun sa labas na naglalaro. O baka eh nagdidelirio ka lang? Wika ko. Hindi ako nagdidelirio. Paano ako magdidelirio eh wala naman akong lagnat. Saka sigurado ako sa loob ng kwarto ko sila narinig. Mabuti't dumating na kayo. May kasama na ako, ang sabi pa ni Catherine. Sa kabila ng ikinuwento ni Catherine ay hindi pa rin ako naniniwala na may ibang mga nilala ang kaming kasama na nakatira sa bahay na yon. Sabi ko pa sa sarili ko hanggang hindi ko sila nakikita ng personal ay hindi ako maniniwala. Sa katatakutin ko lang ang sarili ko kung maniniwala ako sa kanila. Lumipas ang mga araw. Napansin ko na kapag nandun ako sa bahay na yon ay mabigat ang pakiramdam ko. Para akong magkakasakit palagi na hindi ko maintindihan. Kung minsan kapag nakahiga ako ay parang may mabigat na bagay na nasa dibdib ko. Hindi ako makahinga ng maayos at naisip ko na baka may sakit ako o baka may mali sa katawan ko. Hindi ko yun sinabi sa mga kasama ko at kay Nina ang dahil baka ipa-ospital nila ako. May hinto pa ako ng ilang araw sa pagtatrabaho. Nangihinayang ako sa kikitain ko at hindi kasi ako pwedeng umabsent dahil malaki-laki pa ang utang na dapat naming bayaran sa probinsya. Sabi ko pa hanggang hindi ako nanghihimatay ay okay pa ako. Medyo nasanay na ako sa ganong pakiramdam, Papa Dudut. Natutulog na lamang ako ng maaga para hindi ko na yon maramdaman. Natatandaan ko na madaling araw noon, bigla akong nagising dahil nagkakagulo ang mga kasama ko sa kwarto. Nakita kong umiiyak si Catherine habang pinapakalma siya ni Loida at Lisa. Tinanong ko kung anong nangyari at si Lisa ang sumagot sa tanong ko. Lumabas pala ng kwarto si Catherine para uminom ng tubig. Tapos nang nasa kusina na raw siya ay may nakita itong dalawang maliit na nilalang na sinabi nilang duwende. Nasa isang sulok daw yung duwende at nakatingin kay Catherine. Mukha raw galit yung mga duwende. Sa pakiwari ko ay hindi naman iiyak ng ganon si Catherine kung hindi talaga siya natatakot, Papa Dudut. Kaya lang sa tingin ko ay hindi duwende ang nakita niya. Baka masyado niya lang iniisip na may duwende sa bahay kaya kung ano-ano ang mga nakikita niya. Nagpasalamat din ako na hindi ako naniniwala sa ganong bagay dahil baka matulad din ako kay Catherine. Gusto ko nang umalis dito. Baka kung ano pang mangyari sa akin.
ang sabi ni Catherine nang medyo kumalma na siya. Gaga, saan ka naman pupunta kung aalis ka rito? Ang turan pa ni Loida. Kahit saan, bahala na. Uupa ako sa ibang bahay, sagot pa ni Catherine. Kapag umalis ka rito, baka hindi na kumasya ang sasahurin mo sa pagbabayad pa lang ng upa. Mabuti nga at libre ang bahay natin. Malaking tulong na yon sa ating lahat. Singit ko. Kesa naman mamatay ako rito sa takot. Parang ako kasi ang target ng mga duwending yun eh, ang sabi pa ni Catherine. Bago kami bumalik sa pagtulog ay kinausap namin si Catherine. Kinumbinsi namin siya na huwag nang umalis. Nangako ako na kakausapin ko si Ninang Emmy at baka may alam siya sa totoong nangyayari sa bahay na yon dahil siyang kumuha ng bahay kung saan kami naka-stay in. Mabuti at nakumbinsi namin si Catherine na huwag nang umalis. Nangako kami na puprotektahan siya sa kung anumang naroon sa bahay na yon. Sa nangyaring yon kay Catherine ay medyo nagkaroon ako ng pagdadalawang isip kung totoo ba o hindi ang mga sinasabi nilang duwende. Alam ko na hindi gagawa ng kwento si Catherine para lamang makuha ang atensyon ng iba. Kaya kahit papaano ay medyo naniniwala na ako sa mga sinasabi nila, Papa Dudut. At dahil sa kahit papaano ay naniniwala na akong may kakababalaghang nangyayari sa bahay na yon, ay unti-unti na akong nagkaroon ng takot na baka ako naman ang gambalae ng mga duwende. Baka sa akin naman sila magpakita. Nagkaroon na rin kami ng rules sa bahay na hindi pwedeng maging maingay. Kapag nagkwekwentuhan kami ay hindi na kagaya dati ng sobrang lakas. Kapag nagpapatugtog kami ay hindi na rin malakas yung sapat na lakas na lamang, Papa Dudut. Panay ang tanong sa akin ng mga kasama ko kung nakausap ko na ba si Ninang Emmy. Pero nang time na yon ay nahihiya pa akong kausapin ang ninang ko. Baka kasi pagtawanan niya ako o kaya ay sabihin na ginagawa ko lamang yon para makalipat kami ng bahay. Ang sabi ko ay humahanap lamang ako ng magandang pagkakataon para kausapin si Ninang Emmy. Kung ako ang tatanungin, gusto ko nang kausapin si Ninang Emmy tungkol sa mga nangyayari sa bahay na yon para mabigyan na kami ng kasagutan. Iyon nga lang ay inuunahan ako palagi ng hiya at takot. Hanggang isang gabi, pa-out na kami, naglilinis na lamang kami at inaayos sa mga gamit nang biglang dumating si Ninang Emmy. Pasimple akong nilapitan ni Catherine para ibulong sa akin na kausapin ko na si Ninang. Nakaupo kasi noon si Ninang sa isang sulok at wala siyang kasama. Hawak niya ang cellphone niya dahil sa pagtulak ni Catherine sa akin ay doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na kausapin si Ninang Emmy. Lumapit ako kay Ninang at tinanong ko siya kung pwede ko ba siyang kausapin dahil meron akong itatanong tungkol sa bahay kung saan kami nakatira. Bakit? Anong tungkol sa bahay? May problema ba? Tanong ni Ninang. Meron po Ninang, pero sana'y huwag ninyong bigyan ng ibang meaning ang itatanong ko. Ang sabi ko na medyo nahihiya pa. Sure, ano ba yon? Tanong ulit ni Ninang Emmy. Parang may nangyayari po kasing kababalaghan sa bahay na yon, Ninang. Ang sabi ko. Doon na ako nagkaroon ng chance para ikwento kay Ninang Emmy ang lahat, lalo na ang mga nangyari kay Catherine. Tinanong ko rin si Ninang kung alam ba niya na may duwende sa bahay na yon dahil yon ang pinaghihinalaan namin na meron sa bahay kung saan kami naka-stay in. Nakinig naman si Ninang Emmy sa akin nang hindi siya tumatawa at hindi niya ako hinuhusgahan. Ang sabi sa akin ni Ninang Emmy ay wala siyang alam na may ganoon sa bahay na kinuha niya para sa amin. Kung alam lang daw niya, sana ay hindi na yon ang bahay na kanyang kinuha. Wala naman daw kasing nabanggit yung may-ari sa bahay sa kanya. Hindi na rin siya nagtanong dahil noong makita niya ang bahay ay wala siyang naramdaman na kakaiba. Ganon din po ang naramdaman ko sa bahay na yun, Ninang. Nung una magaan siya. Pero nang nagtagal ay naging mabigat na ang pakaramdam ko. Pag-amin ko kay Ninang Emmy. Pwede ko naman kayong ihanap ng ibang bahay para hindi kayo nag-iisip ng kung ano-ano. Saka ako na rin. Pero ang problema kasi ay nakapag-advance na ako sa bahay na yon, Verna. May 3 buwan pang natitira, ang sabi ni Ninang Emmy.
Hindi po ba pwedeng bawiin na lamang yung pera? Tanong ko. Hindi pwede, may kontrata kasi akong pinirmahan. Okay lang ba sa inyo na mag-stay in muna kayo doon ng 3 months? Huwag kayong mag-alala at maghahanap kagad ako ng malilipatan ninyo pagkatapos ng 3 months. Ang wika pa ni Ninang. Pumayag na ako sa sinabi ni Ninang Papa Dudut. Sinabi ko yon sa mga kasama ko at kahit sila ay walang nagawa kundi ang pumayag. Sa aming lahat si Catherine ang talagang nabahala. Sabi ni Catherine ay parang hindi na niya kayang magstay pa sa bahay na yon ng 1 buwan. 3 buwan pa kaya. Nahihiya rin kami na mag-demand pa kay Ninang Emmy dahil sobrang bait na niya sa amin. Sabi ko ay magtiis na lamang kami at hindi namin mamamalayan na itapos na ang 3 buwan at aalis na rin kami sa bahay na yon. Isang nakapagtatakang pangyayari ang naganap sa bahay na yon, Papa Dudut. Isang araw ay may napansin si Buboy na tumpok ng lupa sa isang sulok ng sala. Nasa likod yon ang pinto. Parang isang dakot ng kamay ang dami ng lupa. Ang unang pumasok sa isip namin ay baka bahay ng langgam o kung anong insekto. Nagturuan pa kami sa kung sino ang magwawalis noon hanggang si Lloyd na ang gumawa noon. Kumuha siya ng walis-ting-ting at daspan at yon ang ginamit niya sa paglinis ng lupang bigla na lamang lumitaw sa loob ng bahay. Nang mga sumunod na araw ay naging sunod-sunod na ang duty namin sa restaurant. May ilan kasi na nag-resign at kinulang na kami sa tao. Nakiusap din muna sa amin si Ninang Emmy na wala munang mag-off sa amin. Humingi siya sa amin ng pasensya. Kapag naman daw nakakuha na siya ng mga kapalit, sa mga nag-resign ay pwede na ulit kaming magkaroon ng day off. Naintindihan naman namin si Ninang Emmy. Naging tulong na rin namin yon sa lahat ng kabutihan na ipinakita niya sa amin, Papa Dudut. Maliit na bagay lang yon kumpara sa mga naitulong niya sa aming lahat. Medyo mahirap pero kakayanin. Saka mas pabor yon sa akin dahil kung ako ang papipiliin ay mas gusto ko pang magtrabaho kesa sa magstay sa bahay. Natatakot na rin kasi talaga ako na baka sa akin naman magparamdam yung mga duwende doon. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko kapag nangyari yon sa akin, Papa Dudut. Dahil sa araw-araw kaming pumapasok sa restaurant ay may mga gawain doon na kailangan ay kami ang gumawa dahil kulang sa tao ay araw-araw din kaming pagod sa tuwing umuwi kami sa bahay. Pag-uwi diretso tulog na kaming lahat sa sobrang pagod at wala na kaming time para i-check kung ano ang meron sa bahay. Dumating ang araw na may nakuha ng kapalit si Ninang Emmy sa mga tao nag-resign sa restaurant. Naging magaan na ulit ang trabaho namin. Sina Lloyda at Tonton ang unang nagkaroon ng day off sa amin. Habang naka-lunch break kami ay tumawag si Lloyda kay Catherine. Napansin ko kaagad na parang hindi may pintang mukha ni Catherine habang kausap niya si Lloyda. Kaya nang matapos ang pag-uusap nila ay agad ako nagtanong kung ano ang napag-usapan nila, Papa Dudut. Yung kalat daw sa bahay lumalala na, tura ni Catherine. Anong kalat? Tanong ko. Yung parang tumpok ng lupa na nasa likod ng pinto. Dumami na raw eh. Hindi na raw natin napansin noong mga nakarang araw. Sagot pa ni Catherine. Hindi ba nilinis na yon? Bumalik na naman? Ang nagtataka kong wika. Ewan ko, hindi ko rin alam eh. Malalaman natin pag uwi natin mamaya, ang sabi ni Catherine. Pag uwi namin ay nakita namin na totoo nga ang sinabi ni Lloyda. Lumaki na nga yung tumpok ng lupa sa may gilid sa likod ng pinto. Siguro ay nasa 1 foot na ang taas niya. Sinabi ko na linisin na lang namin at magtulong-tulong na lamang kami. Pero pinigilan kami ni Catherine. Huwag natin galawin yan. Baka punso yan, ang sabi ni Catherine. Punso sa loob ng bahay? Posible ba yun? Hindi makapaniwalang tanong ni Lisa. Hindi ko rin alam. Pero mas mabuti na sigurado tayo kesa sa magsisi tayo sa huli. Huwag natin galawin ang punso na yan. Alam natin na may mga duwende sa bahay na ito kaya maaaring ginawa nila yan para ipalam sa atin na teritoryo nila ito, ang wika pa ni Catherine. Sa pagkakataong yun ay mas lalo akong natakot para sa aming lahat, Papa Dudut. Hindi man ako sure kung punso man talaga yon, pero iba pa rin kapag may mga ganong pangyayari sa bahay na tinitirhan mo.
Hindi ko kasi na-experience ang ganoon sa probinsya namin, never akong nakakita ng punso. Sinang-ayuna na lamang namin ang sinabi ni Catherine. Hindi namin ginalaw ang pinaghihinalaan naming punso. Kahit pa sa gabal yon kapag bubuksan namin ang pinto. Hindi na namin yon mabuksan ng todo dahil kapag ginagawa yon ay masasaling yung punso. Ang sabi kasi ni Catherine ay tirahan yon ng mga duwende at iba pang mga lamang lupa. Kapag daw ginalaw namin yon ay magagalit ang mga nakatira sa punso at gaganti ang mga ito. Isang buwan na ang lumipas. Simula nang bigla na lamang lumitaw sa loob ng bahay yung punso at kahit papaano ay nasasanay na rin kami na merong ganon sa bahay na yon, Papa Dudut. Ipinaalam ko na rin pala sa mga kasama ko ang napag-usapan namin ni Ninang Emmy na 3 buwan pa ang itatagal namin sa bahay na yon. Bali ng time na yon ay meron na lamang kaming 2 buwan. Minsan ay kinausap ako ni Ninang Emmy habang nasa trabaho ako. Sinabi niya sa akin na may nakuha na siyang bagong bahay na malilipatan namin pero 2 buwan pa ang dapat naming gugulin sa bahay kung saan kami nakatira ng time na yon. Kaunting tiis na lamang daw at siya pa ang humingi ng pasensya sa akin. Ninang, hindi mo naman po kailangan humingi ng sorry sa amin. Alam ko na kung alam mo na may ganun sa bahay na yun ay hindi mo yun kukunin para sa amin. Ang sabi ko kay Ninang. Kaya nga eh, pero don't worry. Kasi yung bahay na bago kong kinuha para sa inyo ay okay naman. Siniguro ko na walang kung anong meron doon kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Eh kumusta naman pala kayo doon sa bahay? Tanong pa ni Ninang. Okay naman kami Ninang, kaya lang may parang punso na tumubo sa loob ng bahay. Sabi ni Catherine eh, wag naming galawin kasi tirahan niyo ng mga duwende. Baka raw kung anong mangyari sa amin. Tugon ko. Na-curious si Ninang Emmy sa punso na sinabi ko kaya nang makapag-out kami sa trabaho ay sumama siya sa amin sa bahay para makita yon. Ang sabi ni Ninang ay kinilabutan siya nang makita yung punso. Sumang-ayon siya kay Catherine na huwag na lamang yung galawin hanggang sa makaalis kami. 1 buwan na lang at palis na kami sa bahay na yon, Papa Dudut. Kaunting araw na lamang sana nang mangyari ang hindi maganda sa isa sa mga kasama namin. Umuwi kasi ng lasing si Arnel. Madaling araw na yon at sa kalasingan niya ay nakalimutan niya na hindi dapat buksan ng todo ang pinto. Bigla siyang pumasok at hindi niya nakita na nadali ng pinto yung punso. Kinaumagahan ay nakita namin na sira yung punso at nang makita yun ni Arnel ay naalala niya na siyang may gawa noon. Takot na takot si Arnel. Aayusin pa nga sana niya ang punso pero pinigilan siya ni Catherine. Ulin raw ang lahat dahil nasira na ang punso. Ang sabi pa ni Catherine ay humingi na lamang si Arnel ng sorry sa mga nakatira sa punso. Sinunod naman ni Arnel kaagad ang sinabi ni Catherine. Lumapit siya sa punso at kinausap niya yon. Sinabi niya na hindi niya sinasadyang masira ang punso dahil lasing siya. Mas lalo akong naniwala na totoo ngang may nakatira sa punso ng kinagabihan ay nilagnat si Arnel. Sobrang sakit daw ng katawan niya at hindi siya makabangon sa higaan dahil kapag gumagalaw daw siya ay parang may mga karayom na tumutusok sa kanyang buong katawan. Kapag naglalakad siya ay para siyang naglalakad sa ibabaw ng mga bubog. May tumutusok daw sa talampakan niya. Yun na ang ganti ng punso sa iyo, Arnel. Sinabi ko naman sa iyo na huwag ninyong gagalawin ang punso eh. Ang sabi pa ni Catherine. Hindi ko naman sinasadya eh, lasing ako noon. Ang wika pa ni Arnel. Wala sa lang pakialam kahit na lasing ka o hindi. Kapag nagkaroon ka ng atraso sa kanila ay gaganti sila. Sambit pa ni Catherine. Ang sabi ni Catherine ay alaya namin palagi ng pagkain yung punso at humingi kami ng tawad hanggang sa gumaling si Arnel. Parang hindi kasi tumatalab kay Arnel ang mga gamot na iniinom niya, Papa Dudut. Kaya araw-araw ay nagtatabi kami ng pagkain at nilalagay namin yon sa tabi ng punso at kapag nag-aalay kami ng pagkain ay kinakausap namin yung punso at inihiling namin na pagalingin na si Arnel. May mga pagkakataon din na bumibili kami ng prutas at yon ang inaalay namin sa punso. Makalipas ang 1 linggo ay parang nagdahilan lamang si Arnel dahil pagkagising niya ng umaga ay magaling na siya. Mas naging maingat na kami na huwag masira ang punso. Laking pasasalamat namin nang dumating na ang araw ng pag-alis namin sa bahay na yon.
Bago kami umalis ay humingi kami ng tawad sa mga nilalang na nakatira doon dahil sa naging maingay kami at sa ibang atraso namin sa kanila. Natakot din kasi kami na sumama sila sa bahay na nilipatan namin. Sa bahay na nilipatan namin ay mas naging tahimik kami, Papa Dudut. Walang kababalaghang kaming naranasan doon. Pinag-usayan ko pa ang pagtatrabaho sa restaurant ni Ninang Emmy hanggang sa inalok ako ni Ninang na pag-aaralin niya ako ng culinary. Hindi ko na po pinakawalan pang pagkakataon na yon. Tinanggap ko ang alok ng ninang ko, Papa Dudut, nag-aral ako at nang makatapos ako ay sinubukan kong makapagtrabaho sa barko. Nagawa ko namang makapagtrabaho sa isang cruise ship at doon ay nagsimulang gumanda ang buhay ko at ng aking pamilya. At lahat ng yon ay utang ko sa aking ninang, Emmy. Ngayon ay nagpatayo na rin po ako ng sarili kong restaurant at bala kong gayahin si Ninang Emmy. Kukuha din po ako ng mga tao mula sa probinsya namin dahil alam ko na marami pa rin sa amin ang kagaya ko noon na nangangarap na magkaroon ng trabaho at makatulong sa kanilang pamilya. Gusto ko na ako naman ang maging Ninang Emmy sa mga kabataang nangangarap, Papa Dudut. Nakasubscribe na po ako sa Kaistorya YouTube channel ninyo at sa Papa Dudut Vlogs. Maraming salamat po, Papa Dudut. Lubos na nagmamahal, Verna. Tunay na malaki ang bahaging nagagawa ng mga kaibigan natin sa ating buhay. Sila ang nagiging kakampi natin at karamay sa mga sitwasyon na tayo po ay natatakot o may kinakaharap na problema. Mas magiging magaan ang pagdadala natin sa mga pasanin natin kung may kaibigan tayo na palaging nasa tabi natin. Pagdating naman sa pagtulong sa ibang tao, makikita natin kung sino ang mga taong tumutulong nang walang kapalit, pinagpapala pa sila lalo upang magkaroon pa sila ng mas malaking kakayahan para tumulong. Kaya kapag ikaw naman ay nasa posisyon na may kakayahan ka na tumulong, tumulong ka rin sa mga karapat dapat sa abot ng iyong makakaya. May kasabihan nga tayo na it's better to give than to receive. At kapag ikaw ay tinutulungan, huwag mong sayangin ang tulong na ito at ipakita mo na karapat dapat ka sa tulong na iyong natatanggap. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga. Laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.